Matagal nang hinahanap ng mag-asawang sina Beatriz at Leonardo ang kanilang panganay na anak na si Matilda. Kung kapiling lang sana nila ito ngayon ay kasama na sana nila itong pinagdiriwang ang 30th kaarawan nito. Ngunit sa kasamaang palad, si Matilda ay nawala sa kanila noong ito ay 10. Hindi nila alam kung paano nangyari ang pagkawala ni Matilda. Bago kasi sila matulog isang gabi ay pinuntahan pa ng mag-asawa ang kwarto ni Matilda upang siguraduhin kung tulog na ba ito dahil nga may pasok pa ito sa eskwela. Ngunit kinabukasan, nang puntahan nila ang kwarto ng anak upang gisingin ito ay hindi na nila ito nahagila pa. 20 taon na ang nakaraan, ngunit sariwa pa rin ang sa memorya ni Beatriz at Leonardo ang masasaya nilang alaala kasama nag-iisang anak. Mahabang panahon man ang lumipas ay hindi pa rin sila pinanghihinaan ng loob na baka isang araw ay muli nilang makita ang kanilang nag-iisang anak. Isang umaga ay nag-agahan ang mag-asawa sa kusina ng kanilang bahay. Pinaghandaan sila ng kasambahay ng maliit na tsaa at paborito nilang cheesecake. Kasama nila ang 35 taong gulang nilang inampon na noon ay si Rica. Inampon nila si Rica nang ito'y 5 taong gulang pa lamang. Nang mawala si Matilda ay binuhos na nila ang lahat ng kanilang pagmamahal kay Rica. Mama, nakapagpa-check up na po ba kayo? Tanong ni Rica at pagkatapos ay sumubo ito ng pagkain. Huwag mo akong alalahanin anak. Linggo-linggo ako nagpapa-check up dahil ayokong mas lumala pa ang sakit ko. Umaasa pa rin ako hanggang ngayon na babalik si Matilda kaya kailangan ko magpalakas. Nalungkot naman si Rica at may namuuring pagseselos sa kanyang puso. Subalit hindi niya ito ipinapahalata. Napilitan na lang siyang umiti. Oo nga po mama, of course, sigurado pong babalik po siya. Araw-araw ko pong ipinagdadasal yun. Miss na miss ko na rin po kasi siya. Sabi naman ni Rica. Kamusta naman pala ang business mo Rica? Ayos naman ba? Tanong ni Leonardo at kumagat sa cheesecake. Opo daddy, nito mga nakaraang araw, mapapansin ang pagtaas ng sales ng restaurant ko. Sana magtuloy-tuloy pa po ito para naman po makapagpatayo pa ako ng iba pang mga business. Eh mabuti kung ganun, pagbutihin mo ha. Paalala naman ni Leonardo. Humiti naman si Rica at sinabing, yes po daddy. Samantala sa Montalban, laking pag-aalala ni Matilda habang nakaupo siya sa upuan na gawa sa kahoy. Nitong mga nakaraan kasi ay palaging wala sa kanilang bahay ang kanyang asawang si Rafael. Umaalis palagi ito ng hating gabi. Bilang babae ay hindi niya maiwasan na mag-isip ng masama laban sa asawa. Ano nga naman ang gagawin ng isang lalaki sa labas ng bahay ng 10 oras ng gabi nang walang paalam? Isang umaga, kinumpronta ni Matilda ang kanyang asawa. Pinaghandaan muna niya ito ng agahan. Mahal, pwede ko bang malaman kung saan ka pumupunta sa tuwing gabi? Napapansin ko kasi parang halos araw-araw ka nang lumalabas ng bahay. Mahinahong tanong naman ni Matilda. Mahinhin si Matilda at submissive din na asawa. Lahat ng inuutos ni Rafael ay sinusunod niya ng walang tanong-tanong. May tiwala kasi siya rito at mahal na mahal niya ito. Hindi siya katulad ng ibang mga babae ngayon. Si Matilda ay sinusunod pa rin ang tradisyonal na housewife. Ah, iyon ba mahal? Pasensya na ha kung hindi ako nakakapagpaalam. Eh alam mo namang marami akong workload. Kahit ating gabi ay tinatawagan ako ng boss ko dahil may pinapagawa siya sa aking mga bagay na random. Mahal, huwag kang mag-isip ng masama ha. Ayokong na-stress ka. Ngumiti naman si Matilda. Sa isang paliwanag lang ni Rafael, kahit hindi niya ito kumpirmado ay gumaan na kaagad ang kanyang kalooban. Ganito niya ito kamahal. Dumating ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Mateo.
Kakatapos lang nitong maligo at nakapagbihis na upang pumasok sa school. Good morning po, mama, papa. Pagbati ng magiliw ng bata. Good morning din, anak. Aba, bihis ka na. Yes po, papa. Kasi tinuturuan na po ako ni mama kung paano po suotin ang uniform ko. Kaya ko na pong magsuot mag-isa. Napangiti naman ang mag-asawa. Mabuti kung ganun. Kumain ka na para naman may lakas at gumana ng mabuti ang utak mo. Sabi ni Rafael. Sige po, papa. Nagsunod-sunod ang mga araw. Sa tuwing nawawala si Rafael ay hindi na maganda ang kutob ni Matilda. Ngayon lang siya nagkakaganito sa siyam na taon nilang magkasama. Si Matilda, nang siya'y sadyang walain ang kanyang nakakatandang kapatid ay nagpalaboy-laboy na siya sa kalsada. Hanggang sa isang matandang babae ang umampon sa kanya at pinagtapos siya ng high school. Ngunit hanggang second year college lang ang natapos niya dahil nang mamatay ang matandang umampon sa kanya ay hindi na niya naging priority ang pag-aaral. Nang magtrabaho siya bilang call center agent sa isang BPO company ay nakatagpo siya ng isang lalaki na nagngangalang Rafael na sanyang team leader noon. Nagkaroon sila ng pagtingin sa isa't isa hanggang sa naging sila. Nang ikasal sila ay huminto na sa pagtatrabaho si Matilda upang maging full-time mom. At magmula nga noon ay si Rafael na lang ang nagtutustos sa mga pangangailangan nilang mag-asawa. Si Rafael naman ay nag-resign na ng trabaho at nakahanap ng mas magandang trabaho sa isang kumpanya. Hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ni Matilda ang kanyang mga magulang. Ngunit mailap ang kapalaran sa kanya upang mahanap ang mga ito. Ano man ang pagtsatsaga niyang hanapin ang mga ito ay hindi siya nagtatagumpay. Malaki ang galit ni Matilda sa kanyang ate dahil ito ang dahilan kung bakit nasira ang buhay niya. Kung hindi sana siya nito, winala at nakapagtapos na sana siya ng kolehiyo at may magandang buhay. Gusto pa niyang singilin ang kanyang ate sa lahat ng mga ginawa nito sa kanya. Sa ngayon ay hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na mahanap ang kanyang totoong pamilya. Samantala, pagdating sa trabaho bilang manager sa isang kumpanya ay nakita kaagad ni Rafael si Rica na nakaupo sa kanyang swivel chair. Nakangiti ito at nakatingin sa kanya na parang nang aakit. Napangiti naman si Rafael at nilapitan ang kanyang kabit. Oh, Rica, ang aga mo naman dito. Well, napadaan lang ako rito just to see you. How's your work? Tanong ni Rica at kaagad na sinunggaban ang halik si Rafael kahit na hindi pa nito nasasagot ang tanong niya. Bumawi naman ang halik si Rafael at doon niya ay naghalikan sila. Kalahating taon nang may namamagitan sa kanila. Nagkita sila noon sa isang art museum at unang kita pa lang nila ay nabighani na sila sa isa't isa. Noong una ay hindi alam ni Rica na may asawa si Rafael. Ngunit may pagdududa siya na parang may asawa na si Rafael. Pero dahil bulag siya sa pagmamahal kay Rafael ay nagbulag-bulagan siya at hindi na niya inusisa pa kung may asawa pa nga ba ito o wala. Natatakot siyang malaman ang katotohanan na baka may asawa nga ito. Kaya pinili na lang niyang manahimik. Samantala, sa labas ng opisina ni Rafael ay hindi mapanatag ang sekretarya ni Rafael na si Karen. Malakas ang kabog sa dibdib ni Karen ngayong nakita niyang pumasok na naman ang opisina ng kanyang boss si Rica. Kilala ni Karen si Matilda ng personal dahil kapag dumadalaw ito sa opisina ni Rafael ay palagi siya nitong kinakausap upang magkaroon sila ng bond sa isa't isa. Dahil doon ay nagkaroon na rin ang pagkakaibigan sa pagitan nila ni Matilda. Kaya ngayong nakikita niyang may isang babae sa kuwarto ni Rafael ay hindi niya maiwasang mag-isip ng hindi maganda. Nang matapos ang trabaho ay tinawagan ni Karen si Matilda at inimbitahan itong magkape sa isang restaurant.
Lingid sa kanilang kaalaman ay ito ang restaurant ni Rica. Ngunit ng oras na iyon ay nagkataong wala roon si Rica. Dahil kasama ito ni Rafael na nag-check-in sa isang hotel. Kamusta Karen? Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapagkita. Sabi ni Matilda. Halata sa itsura ni Karen na hindi siya komportable. Oh, bakit parang masama ata ang pakiramdam mo Karen? May problema ka ba? Ang totoo niyan, Matilda, matagal na kasi itong bumabagabag sa akin eh. I'm not saying this as factual pero baka kailangan mo rin itong i-consider. Ano ba yung gusto mong sabihin Karen? Kasi nitong mga nakaraang araw, palagi may babaeng pumupunta sa opisina ng asawa mo. Ang sabi niya, pinsan niya. Pero ang hirap maniwala na magpinsan lang sila. Hindi maganda ang kutob ko. Nadagdagan ang hinyala ni Matilda na nangangaliwa nga si Rafael dahil sa sinabi ni Karen. Gayunpaman ay ayaw pa rin niya itong paniwalaan dahil natatakot siya. Napilitang umiti si Matilda kahit na sa loob-loob niya ay nagiinit na ang katawan niya sa sobrang takot. It's okay Karen, pinsan lang talaga niya yun. Nasabi na rin naman niya yun sa akin eh. Pagsisinungaling ni Matilda. Napangiti naman sa tuwa si Karen at tila ba nakahinga ito ng maluwag. Napapagpag pa ito sa kanyang dibdib. Diyos ko, mabuti naman kung ganun. Sorry kung naistorbo ba kita. Nakakahiya tuloy. Masyado tuloy akong nagmukhang marites. It's okay Karen, maraming salamat sa concern mo para sa akin. Pero promise, loyal ang asawa ko at hinding-hindi niya ako ipagpapalit. Sabi nito. Mabuti at masaya akong marinig yan. Nakangiting sabi naman ni Karen. Huwag mo na lang itong sabihin kay boss dahil baka pagalitan pa niya ako ha. Makakaasa ka sa akin Karen. Matapos nga nilang mag-uusap ay naghiwalay na rin sila. Umuwing luhaan si Matilda na ngayon ay sigurado na siyang may ibang babae nga si Rafael. Iyak siya ng iyak sa kanyang kwarto habang hindi pa dumarating si Rafael. Nang dumating ito ay kinompronta niya ito sa kanilang kwarto. Rafael, gusto kong tapatin mo ko ngayon. May iba ka bang babae? Emotional na sabi ni Matilda. Ano ka ba? Sama naman nakuha ang chismis na yan. Bakit naman ako magkakaroon ng ibang babae? Eh sa'yo pa lang, sobra-sobra ka na sa akin. Please Rafael, maging totoo ka sa akin ngayon. Kung aamin ka sa akin ngayon at mga ngakong hindi mo na ito ulitin, mapapatawad pa naman kita. Pero kung patuloy kang magsisinungaling, mawawala na talaga ako ng tiwala sa'yo. Okay fine. Wala kaming relasyon ng babae kung sino man yung pinagseselosan mo. I just need her money para makapag-invest siya sa company ko. Wala kaming kahit na anong relasyon. Tungkol lang sa work ang lahat ng mga pinag-uusapan namin. Kung ganun, mayroon nga? Rafael, akala ko ba hindi mo ko lulukohin? Iyon ang pinangako mo sa akin noon, hindi ba? Okay, sige. Aaminin ko na. Mayroon niya. May relasyon niya kami at 6 na buwan na. Oh, e ano ngayon? Mas lalong nasaktan si Matilda sa kanyang narinig. Proud ka pa niyan? Lumuluhang tanong ni Matilda. Oo. Proud nga ako dahil sawang-sawa na ako sa'yo. Eh si Erica, mayaman, sexy at maganda. Ikaw, puro ka pagdududa. Nagsasawa na ako sa kakaduda mo. So anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Matilda. Kung gusto mo maghiwalay na tayo, hindi ko tatanggihan yun. Kung gusto mo mag-stay pa sa akin, manahimik ka na lang dyan. Kailangan ko si Erica dahil malaki ang maitutulong niya sa akin.
May itatayo akong kumpanya at kailangan ko ng pera. At matapos noon ay umalis na nga sa kwarto si Rafael. Sa isang iglap ay bigla nitong inilabas ang totoo nitong kulay. Ganito pala siya. Isang lalaking ginagamit ang iba upang magtagumpay sa buhay. Nang gabing iyon, umalis ulit ng bahay si Rafael upang makipagkita kay Rica. Hindi na ito napalagpas pa ni Matilda kung kaya't kinuha niya ang mahalagang kagamitan. Sa kailaliman ng gabi ay ginising din niya si Mateo. Saan po tayo pupunta, Mama? Lalayasan na natin ang papa mo dahil may iba siyang babae. Pagtatapat ni Matilda. Kaya po ba nakita ko siya dati na may kasamang ibang babae? Nagulat naman si Matilda sa narinig. Nakita mo siya? Saan? Sa tapat po ng school nung susunduin niya po ako. Sagot ng bata. Napaka walang hiya niya talaga. Harap-harapan pa talaga niyang pinapamukha sa'yo ang pambababae niya. Sabi ni Matilda sa ere. Anak, kanino mo gusto sumama? Sa akin? O sa papa mo? Sa iyo po, Mama. Ayoko po kay papa dahil niloloko niya po kayo. Umiiyak na sabi Mateo kung kaya't napayakap na lang siya kay Matilda sa sobrang pag-iyak. Maraming salamat, anak. Promise, gagawin ko ang lahat para lang mapabuti ang lagay mo. Hinding-hindi kita papabayaan. Hindi po ako magiging pasaway, Mama. Magpapakabait po ako. At matapos nga noon ay umalis na sila. Kinuha pa ni Matilda ang 20,000 na ipon ni Rafael sa kanilang drawer. Natulog ang mag-ina sa gilid ng bathtub. Hindi nila alam kung saan sila pupunta ngayon. Ang alam lang nila ay ayaw na nilang tumira sa isang bubong kasama si Rafael. Napagpasyahan na nila itong mag-ina. Mas gugustuhin nilang tumira sa gilid ng kalsada kaysa makasama ang isang taksil at walang respeto sa kanila na kagaya ni Rafael. Nagsunod-sunod ang mga araw at panay ang pagtawag sa kanya ni Rafael sa kanyang phone, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag nito. Hanggang sa napagpasyahan niyang i-block na lamang ang numero ng dating asawa. Naging palaboy sina Matilda at Mateo. Naging kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Minsan nagsisisi si Matilda na isinama pa niya si Mateo sa kanyang pag-alis. Mateo, gusto mo bang ibalik na kita sa tatay mo? Tanong ni Matilda sa anak. Ayoko po, Mama. Ayoko na pong bumalik sa kanya. Sa iyo na lang po ako sasama. Dahil ganito po ang kalagay natin. Mas gusto ko na po na ganito tayo. Basta magkasama po tayo. Ayoko pong magkahiwalay tayo. Niyakap na lang na mahigpit ni Matilda si Mateo. Bago pa man maubos ang kanilang pera ay naghanap ng marerentahang kwarto si Matilda. Nakahanap siya ng isang kwarto na 4,000 ang upa kada buwan. Matapos noon ay muli siya nag-apply bilang call center agent sa isang kumpanya. Paubos na ang pera ni Matilda ngunit sa susunod na linggo pa ang kanyang unang sahod sa trabaho. Hindi makahingi si Mateo ng pera sa ina dahil nga alam niyang wala na itong pera at pangkain na lang nila ang natira. Meron siyang babayaran sa school kaya kailangan niya ng pera. Nag-isip siya ng pwedeng ibenta hanggang sa maalala niya ang isang sling bag na iniregalo sa kanya ng kanyang teacher noong kaarawan niya. Hindi pa niya nagagamit ang sling bag na ito kung kaya bagong-bago pa ito. Aniya, iyon na lang ang kanyang ibebenta. Nagtungo si Mateo sa isang mataong palengke at doon niya inalok ang kanyang binebentang bag. Nilalagpasan lamang siya ng mga tao hanggang sa makasalubong niya ang isang mag-asawa. Ito ay walang iba kung hindi sina Beatrice at Leonardo. Nang makita ng mag-asawa si Mateo ay nakaramdam sila ng lukso ng dugo.
Napakagaan ang kanilang kalooban habang pinagmamasdan ang batang ito. Sir, ma'am, gusto niyo po bang bilhin ang bag ko? Kailangan ko lang po kasi ng pera para po may pambili po ako ng project namin sa school. Sabi ni Mateo. Napangiti si Beatriz. Ganun ba iho? Eh magkano naman ba yung ibinebenta mo sa amin? 100 lang po ma'am. Kumuha ng 100 si Beatriz sa kanyang wallet at inabot ito kay Mateo. Tinanggap naman ito ni Mateo. Oh ito iho. Sino yung bag mo? Regalo ko na sa iyo. Hindi po pwede ma'am. Hindi po kasi ako nanlilimos. Pinagbawalan po ako ni mama na manlimos. Kailangan ko lang po talagang ibenta ang bag na to para po may pambili po ako ng project. Ayoko naman po humingi ng pera sa kanya dahil alam ko pong marami na po siyang iniisip ngayon. Nagkatingin na lang ang mag-asawa dahil namangha sila sa ipinakitang karakter ng bata. Tinanggap naman ni Beatriz ang bag. Eh kung ganun eh, tatanggapin na namin itong bag na ito ha. Bata, alam mo ba ang nakikita namin sa iyo ang nawawala naming anak? Pareho kasi kayong dalawa ng ngiti. Ganun po ba ma'am? Sana po'y mahanap niyo na po ang anak niyo. Sabi ni Mateo. Maraming salamat sa iyo iho. Sabi naman ang matanda. Umuwi ka na iho at baka mamaya may masama pang mangyari sa iyo rito. Dumarami na mga tao. Sabi ni Leonardo. Marami pong salamat sa inyong dalawa, sir at ma'am. Sabi ni Mateo at umalis na nga ito. Nagkangitian na lamang si Beatriz at Leonardo. Inakap ni Leonardo si Beatriz at naglakad na sila patungo sa kanilang kotse na nakaparking sa isang parking area. Nang marating iyon ay kaagad na nagmaneo si Leonardo habang nasa tabi naman niya si Beatriz. Habang nasa biyahe pa uwi ay naisipang kapain ni Beatriz ang bag na yon. Sa kanyang pagkapa ay may nakapa siyang isang bagay mula sa loob. Nang kunin niya ito mula sa loob ay nalaman niyang isa itong maliit na litrato. Sa litrato ay isang babae, isang lalaki at ang batang kanina ay pinagbilhan nila ng sling bag. Pinagmasdan ng mabuti ni Beatriz ang larawan hanggang sa napasigaw siya sa kanyang napansin. Nagulat naman si Leonardo dahil sa kanyang ginawa. Mahal, anong problema? Nalilitong tanong ni Leonardo. Napatigil si Leonardo sa pagmamaneho at naigilid nito sa kalsada ang kotse. Umiiyak si Beatriz habang pinagmamasdan ang larawan. Mahal, ang anak natin. Sigurado ako. Ang babaeng ito ang anak natin. Siya si Matilda, hindi ba? Inagaw sa kanya ni Leonardo ang larawan at pinagmasdan. Maging ito ay nagulat dahil sa nakita. Walang duda nga na ito ang anak nila na si Matilda. Matagal na panahon man ang lumipas ay ganun pa rin ang itsura ng kanilang anak. Mahal, si Matilda nga ito, ang anak natin. Naging emosyonal din si Leonardo at nanggilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit kaagad niya itong pinunas. Niyakap niya si Beatriz, nagulat na gulat pa rin at halos hindi makahinga dahil sa sobrang ang kanyang nararamdaman ay umaapaw. Iyak nang iyak si Beatriz. Mahal, balikan natin ang bata. Baka naroon pa siya. Giit ni Beatriz. Nag-U-turn niya si Leonardo at binalikan nila ang palengke. Hinanap nila ng hinanap ang bata hanggang sa makita nila itong nakatayo sa may gilid ng palengke. Iyo! Iyo! Sabi ni Beatriz na nagmamadaling nilapitan ang apo. Oh, kayo po pala. Bakit po, ma'am? Pagtataka ni Mateo. Ito ang mama mo, hindi ba? Paninigurado ni Beatriz sa bata. Opo, siya po ang mama ko. Anong pangalan niya? Iho. Matilda po ang pangalan ni mama. Nalilitong sabi naman ni Mateo. Nagtataka siya sa ikinikilos na mag-asawa. Sabi ko na nga ba, at apo kita.
anak ko si Matilda. Siya ang nawawala naming anak. Matagal na panahon na. Umiiyak na sabi ni Beatrice at napayakap na lang siya kay Leonardo. Iyo, anong pangalan mo? Tanong ni Leonardo. Ako po si Mateo. Anong ginagawa mo rito? Mag-isa po. Tanong ni Leonardo. Inihintay ko po si Mama. Galing po siya sa trabaho. Pauwi na po kami. Anak niyo po ba talaga si Mama? Kasi po matagal na panahon na po niyang hinahanap po kayo. Hindi po siya sumusuko na hanapin kayo. Mas lalong naging emosyonal si Beatrice sa narinig mula sa apo. Maya-maya pa ay dumating na rin si Matilda at nilapitan ito si Mateo. Anak, sabi na lang ni Matilda at pinagmasda ng mag-asawa. Nagtataka siya kung sino ang mga estrangherong kumakausap sa anak niya. Nakatingin din sa kanya ang mag-asawa ng mga yak-ngiyak. Tiningnan na mabuti ni Matilda ang dalawang matanda hanggang sa mapagtanto niyang pamilyar ang mga ito sa kanya. Matilda? Anak, naaalala mo ba kami? Mahabang tono na tanong ni Leonardo. Kami mga magulang mo anak. Kami sina Beatrice at Leonardo. Matagal ka na naming hinahanap anak. Pagpapaalala ni Beatrice. Lalo siyang napahagulgol sa pag-iyak ngayong nasa harapan na nila si Matilda. Doon na bumalik sa alaala ni Matilda na ito nga ang kanyang mga magulang. Napaiyak na rin siya at niyakap ang mga ito. Mama, Papa, kamusta na po kayo? Umiiyak niyang sabi. At dito na nga ay naghagulgulan na ang tatlo. Matapos ay inimbitahan ni Leonardo sina Matilda at Mateo na magtungo sa kanilang bahay. Sumakay sila sa sasakyan kung saan ay umiyak sina Leonardo at Beatrice. Ngayon ay nakangati na sila dahil sa malubhang kagalakan. Kamusta naging buhay niyo anak? Tanong ni Beatrice habang nakalingon kina Matilda at Mateo na nasa backseat ng kotse. Ayos lang po kami mama. Nga po pala, kamusta po si ate? Tanong ni Beatrice. Ang ate mo? Ayos lang naman siya. Successful na businesswoman na siya ngayon. Masayang inform ni Beatrice, proud na proud siya rito. Mabuti naman po pala kung ganun. Mama, sasabihin ko po sa inyo ang lahat ng mga nangyari sa akin pagdating natin sa bahay niyo po. Anak, bahay natin. Magmula ngayon, bahay niyo na rin yun. Lumipat na kami rito sa Maynila mga 10 years ago na rin. Ibinenta na namin yung bahay natin sa Olonga po. Ah, ganun po ba mama? Namimiss ko po yun. Nasa alaala ko pa rin po ang itsura ng ilang parte ng bahay natin. Sinisikap ko pong bumalik sa bahay pero masyado pong malayo ang narating ko. I'm sorry anak. Sana'y may nagawa ako sa iyo that time. Sabi naman ni Beatrice. Maya-maya ay nag-ring ang phone ni Beatrice kung kaya't sinagot niya ito. Hello mama? Sabi sa kabilang linya at ito ay si Rica. Oh anak, sakto at napatawag ka. May surprise kami sa iyo. Sabi naman ni Beatrice. Surprise? Ano po 'yun, mama? Basta, siguradong maiiyak ka sa tuwa rito. Masayang-masayang sabi naman ni Beatrice. Sige po, mama. Nandito po pala ang boyfriend ko, mama. Gusto ko po sana siyang ipakilala sa inyo. Lalong nadagdagan ang tuwa ni Beatrice. Ganun ba anak? Kung ganun ay pauwi na kami. Hintayin nyo kami dyan ha. At ibinaba na nga ni Beatrice ang kanyang phone. Oh, napatawag si Rica? Tanong ni Leonardo. Nasa bahay raw ang boyfriend niya at ipapakilala niya raw sa atin. Sabi ni Beatrice. Napangiti na rin si Leonardo. Dahil matagal na nila itong gusto magkaroon ng nobyo nang sa ganon ay maikasal na ito. Gusto na rin kasi nilang magkaapo rito. Kahit hindi nila ito totoong anak ay hindi nila ito itinuring na ampon.
Wala pang isang oras ay narating nga nila ang bahay. Pumasok sila kaagad at tumupo sina Matilda at Mateo sa sopa sa sala. Saka naman lumabas ng kusina sina Rica at ang nobyo nito, na walang iba kung hindi ang asawa ni Matilda na si Rafael. Nang magkatapat-tapat ang apat ay gumimbal sa kanila ang isa't isa. Laking gulat ni Matilda at Mateo na ang nobyo ni Rica ay si Rafael. Laking gulat ni Rafael na naririto ang kanyang mag-ina. At laking gulat ni Rica dahil nasa harapan na niya ngayon ang batang iniligaw niya noon. Parehong natahimik ang bawat kampo. Sina Beatrice at Leonardo naman ay papalit-palit ang tingin sa kampo ng mag-ina at sa kampo ng magnobyo. Litong-lito sila. Papa? Iyan na lang ang nabulas-las ni Mateo. Naibaba ni Rafael ang kanyang tingin dahil wala siyang mukhang maiharap. Papa? Anong ibig sabihin mo, apo? Tanong ni Leonardo sa apo. Nagulat naman si Rafael ang tawaging apo ng ama ni Rica ang kanyang anak. Apo? Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Pagtataka ni Rafael habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Apo ko ang batang ito dahil anak siya ng nawawala naming anak na si Matilda. At ngayon niya hinahanap na namin siya. Paliwanag ni Leonardo. Lalong nanlaki ang mga mata ni Rafael sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala. Apo, bakit mo tinatawag na papa ang nobyo ng tita mo? Tanong ni Leonardo. Asawa ko po siya. Papa, mama. Nagloko po siya at ipinagpalit ako sa ibang babae. At sino nga naman po ang mag-aakala na si ate pala ang kabit ng asawa ko? Si Matilda na ang nagpaliwanag nito. Nagulat sina Leonardo at Beatrice sa narinig. Nagulat din si Rica sa dinami-dami ng babae sa mundo ay si Matilda pa ang totoong asawa ng lalaking kinabitan niya. Kung sana'y may lakas ng loob siyang harapin ang katotohanan na iyon ay baka sakaling matagal na niyang nalaman na si Matilda ay naririyan lamang pala sa tabi-tabi. Marahang nilapitan ni Matilda si Rica. At pagkatapos ay sinampal ito ng malakas sa pisngi. Nagulat ang lahat, lalo na ang dalawang matanda. Ano ba nangyayari dito? Naguguluhang tanong ni Leonardo. Mama, papa, napaisip na po ba kayo kung paano ako nawala sa bahay? Sabi ni Matilda. Hindi po ako nawala. Sinadya akong walain ni ate. Hindi ko alam ang dahilan niya pero baka dahil naiinggit siya sa akin dahil nasa akin ang atensyon niyo at wala sa kanya. Halos imatayin si Beatrice sa nalaman. Mabuti na lang at nasalo siya ni Leonardo at inalalayan siya nito sa pag-upo sa sopa. Ano ate? Inagaw mo na sa akin ang pamilya ko. Inaagaw mo pa sa akin ang asawa ko. Wala ka na bang natitirang kahihiyan sa sarili mo? Matatalim ang mga tinig na ipinukol niya kay Rica. Hindi yan totoo. Hindi kita uwinala. Hindi yun totoo. Sabi ni Rica at namumula na ang buong mukha. Kahit na magsinungaling ka pa, hindi mo na ako maluloko. Aminin mo na lang yun at humingi ka ng tawad sa akin at kina Papa at kay Mama. Nang sa ganoong paraan, baka sakaling mapatawad ka pa namin. Hindi. Hindi ako hihingi ng tawa dahil wala akong inagaw sa iyo. Magulang ko rin naman si Mama at Papa, 'di ba? Hindi lang siya sa iyo. Kahit ampon lang ako. Itinuring ko silang totoo mga magulang. Hindi ka ba hihingi ng tawad sa pagligaw mo sa akin? Bakit? May ebidensya ka ba? Ipakita mo kung mayroon ka. Ma, Pa, huwag kayong maniniwala sa kanya. Sinasabi niya lang ito dahil sa inggit. Naiinggit siya sa akin dahil mas pinili ako ng asawa niya. Muling sinampal ni Matilda si Rica. Ngunit sa pagkakataong iyon ay napakalakas ng sampal na iyon. Ate, isang sorry lang ang gusto kong marinig sa iyo. Pero hindi mo yun kayang gawin. Matagal ko nang na-imagine sa isipan ko kung paano kaya kung dumating na ang araw na to.
Ang sabi ko sa sarili ko, baka mapatawad kita kapag humingi ka pa ng tawad. Pero hindi ka lang nagmamatigas ngayon kung hindi ginagawa mo pa akong sinungaling. Mama, Papa, huwag kayong maniniwala sa kanya. Nababalo na siya. Giit pa rin ang sabi ni Rika. Umalis ka na. Mahinahong sabi ni Leonardo at malungkot dahil sa mga nangyayari. Nagulat naman si Rika at nablangko ang mukha nito. Ano po? Pinapalis niyo po ako? Umalis ka na, Rika. At isama mo ang hayop mong nobyo. Ayaw mo na kitang makita sa ngayon. Nadidismayang sabi ni Leonardo. Si Beatrice naman ay umiiyak dahil hindi niya inaasahan na ganito pala ang mangyayari. Nasasabik pa man siya sa pagtatagpong muli ng magkapatid. Siya ang paniniwalaan niyo, Mama, Papa, kaysa sa akin? Bakit? Dahil ba ampun niyo lang ako? Porket siya ang totoo niyong anak? Ako na ang kontrabida? Ayaw sumuko ni Rika. Gusto pa rin niyang panindigan na mabuti siyang tao, kaya kung mag-gaslight siya ay para bang aping api siya. Umalis ka na, Rika. Bago pa kami tumawag ng security. Sigaw ni Leonardo. Masakit sa loob para kina Leonardo at Beatrice na palayasin si Rika. Dahil all this time ay naging mabuti na anak ito sa kanila. Hindi ito nagbigay ng anumang problema sa kanila. Pero masakit din sa kanila na malamang ito pala ang dahilan kaya nawala ang totoo nilang anak. Magkahalo na emosyon ang nararamdaman nila ngayon. Samantala, lubos na nasaktan si Rika sa sigaw ng ama kaya napaiyak na lang siya at tumakbo na siya papalayo. Sinundan naman siya ni Rafael. Hinawakan ni Matilda ang balikat ni Mateo. Pasensya na po, Mama, Papa, kung nasira ako po ang masaya sana nating reunion. Matagal ko na kasing binibitbit sa puso ko ang galit kay ate. At ngayon ko lang nasabi ang katotohanan. Bigla pong gumaan ang pakiramdam ko. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya, anak. Kung totoo ang mga sinasabi mo, may karapatan kang gawin lahat ng mga ginagawa mo. Sabi ni Leonardo. Anak, pasensya na kung wala man lang kaming kaalam-alam na si Rika pala ang nagligaw sa'yo. Hindi ko alam na may itinatago pala siyang inggit at sama ng loob sa'yo. Sabi ni Beatrice. Ngumiti naman si Matilda. Ayos na po ako, Mama, Papa. Siguro, huwag na lang po muna natin siyang pag-usapan dahil alam ko pong masakit din po ito para sa inyo. Ikinuwento nga ni Matilda kung ano ang mga naging buhay niya magmula nang iligaw siya ni Rika. Napakalaki ng pasasalamat ng kanyang mga magulang sa matandang nag-ampon sa kanya. At magmula ng araw na yon ay tumira na si Matilda at Mateo sa bahay ni Beatrice at Leonardo. Tuluyan ang umalis si Rika at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kayang kausapin ang kanyang mga magulang. Sariwa pa rin ang galit at pagkadismaya sa kanilang puso para kay Rika. Isang araw pa nga ay gusto makapagbalikan ni Rafael kay Matilda matapos nitong malaman na mayaman pala ang dating asawa. Ngunit sampal lang ang ibinigay ni Matilda kay Rafael at kailanman ay hindi na siya nakipagbalikan dito. Magmula noon ay naging masaya na ang pamumuhay ni Matilda at Mateo sa piling ni Beatrice at Leonardo. Muling nag-aral si Matilda ng kolehiyo upang ipagpatuloy ang kanyang nabiting kurso. Si Mateo naman ay lumipat sa isang private school. Sinulit ni Beatrice at Leonardo ang mga pagkakataon na kasama nila si Matilda at Mateo. Bumawi sila kay Matilda, nagbakasyon pa sila sa iba't ibang bansa ng magkakasama. Walang kasing saya, sa wakas ay nahanap na nila ang kanilang nawawalang anak bago nila iwan ang mundong ito. Kaya naman po, mga kadagit, hanggang dito na lang ang ating kuwento. Sana po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo.
I-hit na rin po ang notification bell at hanggang dito na lang po ito ang Dagi TV nagpapaalam. Peace out.